Okay, good morning mga kapuso sa paghahalaman. At ngayon ay isi-share ko sa inyo itong inani namin na avocado. Ano to? Ito ay galing sa farm sa kapitbahay ko. Ayan, oh. Dalawang sako. At this is one of the story ng farm na yon, ng bundok na yon. 5 years ago, we've been doing or we've been receiving this for almost 5 years already. At I will show you kung ganito kalaki ito, itong mga avocado na to. This is, I would say, giant or makapuno. Eh, this is not an ordinary yung nabibili sa palengke. Kita nyo, oh, halos natakpan na yung kamay ko sa laki. No? At 3 years ago, dahil na-amaze ako dito sa laki ng ano na to. At saka ang ganda ng laman dahil talagang pure. Wala siyang fibers. Eh, sakto yon, ganitong panahon, tag-ulan, kinuha ko yung mga buto, kinulekt ako. And then, nilagay ko sa pot. Nagpatubo ako. Halos lahat tumubo. Tinanim ko yon. At nakapagpatubo ako ng around 30 na seedlings. Pinabigay ko yung iba at yung iba itinanim ko sa lote. Ngayon, ipapakita ko sa inyo later kung ano na siya ngayon, yung puno na yon. At sa tingin ko, in a month or next year, fruiting age na siya. Kasi yung mga nasa farm ko ngayon, nasa bundok, makikita nyo yung mga namumunga nun, maliliit pa. Depende kasi sa katawan, no? At makikita natin, at depende rin how you fertilize it. So, I will show you. Hindi ako nainip. Hindi ko sinabi, oh, matagal naman yan, ganito, ganyan. Basta, sinidling ko. Tapos, nung tinanim ko, pinilian ko ng locations. O ngayon, maganda na siya, no? Meron akong ipapakita sa inyo na mga puno, and soon, pag namunga yung mga yon, ganito yung mga output niya. No? So, right now, siguro kung meron mang makagusto sa inyong mag-propagate nito, siguro yung laman may may-ari na nito. No? At the usual, dinidivide ko to sa mga kapatid, sa parent ko, no? Dahil ito yung nagiging ano namin, daily consumption namin. Pero yung buto, kung meron man sa inyo na gustong mag-acquire ng buto, dahil ibang klase ito. Ang avocado, kung i-research nyo kay Mr. Google, this is around more than 10 different species or different kinds. At may maliit, may bilog, may pahaba, merong may fibers, merong so and so, no? At ito, this is one of a kind kasi maganda, oh, malaki, malinamnam, masarap, at saka madali siyang i-manage, okay? Kaya, sabihan nyo lang ako, info, tanungin, or i-PM nyo lang ako kung gusto nyo ng buto. It's either kayo na magpatubo, or mag-request lang kayo para ipag-prepare, paghanda ko kayo ng ano. The usual, pag mayroong mga nag-request nila, lagyan ko na rin ng tag yung pot para alam ko kung kanino ibibigay yon in the later days. So, after this video, pupuntahan ko naman yung mga puno para may share ko din sa inyo kung ano yung naging output na niya 3 years after. Okay. Eh, piprepare ko ngayon yung per kilo ngayon itong ano. Ayan. Yung weighing scale. Ayan. Adjust ko ng konti. Tingnan natin kung ilang piraso yung isang 1 kilogram. Oh. Ito yung 1 kilo. Meaning sa 2 piraso, almost 2 kilogram na siya. Pag dinagdagan ko pa siya ng isa.
So ready around 1.48 kilogram. So ganito kabigat itong mga avocado na to. Tatlong piraso is more than a kilo already. Try natin yung iba. Ito, baka mas maliliit itong tatlo na to. It's 1.2. Ito yung maliliit. Again, siguro nag-average siya ng tatlo, isang kilo. Or actually, it's more than because yung isa nasa 1.5 mahigit. So, yan, ganyan kabigat, ganyan kalaki. Dalawang klase ito. Ito naman, ganun din. Okay, tikiluhin natin. Ito, medyo maliit. Ayan, ito maliit. So, ang measurement naman dito. Ayan. Again, it's more than a kilo. Ayan. Yeah, hirap din hatiin. Pero kaya sa digital, pagka sa pricing nito. So yan, yan po yung size and weight nung avocado. Pinapakita ko sa inyo. Okay. Later on, yung puno naman ang tingnan natin. Guys, ito na yung pinagkikilo ko. Itong 50 kilo. Kilogram weight instead of this. At least accurate. So, natin kung nasa 40 plus ito eh, almost 50 yung laman. Kaya maraming supply. Ang gagawin nyo na lang dito pag nahinog, kandulad ng ginagawa namin dito sa loob, eh i-slice nyo, kunin nyo yung laman, ilagay nyo sa Tupperware, ilagay sa fridge. So yung mga bata, excited sila, si Raya, kuha na lang, kuha parang ice cream na lang kasi ano na, kesa sa yung from a fruit, hindi sila makonvince doon. Okay, ito na, natatado ko na. Pali isang plastic, 10 kilogram, more than 10 kilogram talaga dito. At ito yung puhunan ko, bale, itong apat. So, bale, sa apat, natig 50 times 10. Balik puhunan ako dito, tapos ito na yung tubo. Ito yung kakainin namin dito sa bahay. Ito yung mga tinanggal ko na nagbo-brown na, malapit ng mahinog. May tama, may sira, ayan o. Ayan yung uunahin ko na ilagay sa Tupperware at sa fridge. Okay? Ito, puro green, pure green. Siguro in 3 days, ay hinog na itong mga to. So, naka-allocate ito kay Kaming, kay Weng, kay Bitoy. Ito isa excess. Kung meron gusto sa inyong magbayad nito, bumili, excess ito, no? Para paikutin natin yung pera, meron tayong puhunan pa. Ayan o. Ito naman yung sa amin dito sa bahay consumption. Ayan. Okay. PM nyo lang ako. Okay, ito na yung unahin ko. Ito na yung mga unahin kong ilagay dito sa Tupperware. To, ano to? May mga part, may mga avocadong dalawang klase yun. May green na ganito na ano na rin, hinog na rin, oh, malambot na rin. To, itong mga to.
Okay. So, simple lang. Sa ito, ito green na green, no? Pero, pag binuksan natin, ayan na siya, oh. Hinog, hinog na. So, para mainganyo yung mga anak natin, because this is very, very nutritious. Ayan lang. Slice nyo lang na ganyan. Oh. Tapos, ilagay nyo na rito sa Tupperware. Ayan, oh. Ganyan lang. Talansan nyo lang yan, parang ice cream. So, may option sila. Kung gusto nilang lagyan ng sugar, ng milk. So, check nyo lang palagi kung merong sira. Siyempre, huwag nyo nang sasama yun. This one, for this one, ito merong konti. Tinanggal ko yung... Pero ito maayos, marinis. Okay, ito ngayon yung sinasabi ko, yung mga buto, i-ano ko yan. I-preserve ko at ilalagay ko sa pot para sa seedling. Ayan. Ayan o. Wait, ang green. Ayan lang o, pagka... Super sarap. Ayan. So, pag malamig na ito, anytime, susuguri na ito ng tropa. At, so ito, katulad dito, super green. Pero pagka binuksan natin, hinog na siya. Ayan. Ganyan na ito. Kaya, pwede na siyang i-collect. So, make sure na you are checking it every day para hindi siya ma-overripe. Ayan o. Ayan o. Dahil sayang at napaka-nutritious pa naman itong fruits na ito. No? Itong fruit na ito. Ayan. So, ibabahagi natin yung mga buto para going green tayo. At the same time, pinopromote natin yung environmental friendly activity, helping reforestation. At the same time, healthy pa yung fruit. Oh. Alam nyo na guys, ito o. Oh. May malaking kukunin ko din. So, ganun lang para sa ating mga anak.